Magandang umaga mga mag-aaral ng Valenzuela. Tayo ngayon ay nasa ikatlong quarter na ng pag-aaral. Muli ninyong ihanda ang mga sarili sa panibagong hamon na kahaharapin. Huwag kalimutang ikomento sa chat box ang inyong pangalan, pangkat, guro sa Filipino at paaralan. Naririto ang mga kasanayang dapat matamo sa araw na ito. Una, nabibigyang kahulugan ang mga linggo na ginagamit sa mundo ng multimedia. At ikalawa, na ihahambing ang tekstong binasa sa iba pang teksto batay sa paksa, layon, tono, pananaw, paraan ng pagkakasulat, pagbuo ng salita, pagbuo ng talata at pagbuo ng pangungusap. Ating balikan ang nakaraang paksa. Tukuyin ang elemento ng maikling kwento. Thumbs up at thumbs down. Piliin ang thumbs up kung tama ang katangian ng elemento ng maikling kwento at thumbs down kung mali. Unang bilang, ang manunulat ang nagbibigay ng buhay sa kwento. I-chat na! Go! Tumpak! Ang tamang sagot ay thumbs down. Ang tauhan ang nagbibigay ng buhay sa kwento. Ikalawang bilang, tagpuan, ito ay kinapapalooban ng lugar lamang. Thumbs up, thumbs down, i-chat na, go! Mahusay, ang tamang sagot ay thumbs down. Dahil maging ang panahon ay nakapaloob sa elementong ito. Ikatlong bilang, balangkas ang tawag sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Thumbs up, thumbs down, i-chat na, go! Magaling! Ang tamang sagot ay thumbs down! Banghay at hindi balangkas ang tawag sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ika-apat na bilang, ang paksang diwa ay pangkaisipang iniikutan ng mga pangyayari sa akda. Thumbs up, thumbs down, i-chat na, go! May tama ka! Ang tamang sagot ay thumbs up! Huling bilang, ang kakintalaan ay ang aral na maiiwan sa isip ng mambabasa. Thumbs up! Thumbs down! I-chat na! Go! Napakagaling! Ang tamang sagot ay thumbs up! Ang genre ng maikling kwento ay maaaring maging isang dibangan sa mga taong mahilig sa larangan ng pagbabasa. Ang ilan pang mga babasahin ay maaaring makapagdulot ng aliw sa iba. Maaari rin itong makapagdulot ng damdamin ng pagpapahalaga at paggalang sa sarili. Dahil marami sa mga kabataan ngayon ang nasa mundo ng social media, tuklasin natin ang mga nakapagbibigay sa kanila ng aliw sa panahon ngayon. Kaya naman sa araw na ito ay tatalakayin natin ang mga popular na babasahin. Kasabay nito ang mga linggo o natatanging wika na ginagamit sa mundo ng social media at ang paghahambing ng teksto sa iba pang teksto. Tingnan natin ang mga icon na ito. Saan kadalasan nakikita ang mga icon na ito? Tama, sa social media natin nakikita ang mga icon na ito. Pamosong-pamoso sa mga kabataan katulad ninyo ang mga platforms na nakapagbibigay libang hindi lang sa mga kabataan kundi maging sa lahat ng gumagamit ng social media. Narito ang mga uri ng babasahin. Una, pahayagan. Ito ay isa sa pinagkukunan ng mga Pilipino pagdating sa balita. Nakatutulong ito upang maging bukas ang kamalayan ng mga tao sa mga napapanahong issue na nagaganap sa ating lipunan. Pagamat marami pa rin tumatangkilik ng pahayagan dahil sa abot kamay nitong presyo sa kabila ng pag-usbong ng internet. Sa pangkalahatan ay may dalawang uri ng pahayagan, ang tabloid at ang broadsheet. Ang tabloid ay isang pahayagang pangmasa dahil sa mura nitong presyo. Kalimitang nasusulat ito sa wikang Filipino, bagamat may ilang bahagi na maaaring nasusulat sa wikang Ingles. Samantala, ang kalimitang nagbabasa at tumatangkilik naman ang broadsheet ay ang mga nasa estado ng Class A at B. Dahil sa mas mahal nitong presyo, gayon din ang wikang kinagamit ay Ingles. Kalawa ay ang comics.
Isang grapikong medium na ang mga salita at larawan ay ginagamit upang ihatid ang isang salaysay o kwento. Kadalasan, ito ay naglalaman ng mga larawan na may kasamang dialogo na nakapupukaw ng interes ng mababasa. Layunin ng comics na makapagbigay ng aliw, magturo ng iba't ibang kaalaman at magsulong ng kulturang Pilipino. Naalala ko tuloy ang aking kabataan. Maraming nagpapaatila ng comics sa mga tindahan. Kaya naman, ang mga klasikong kwento tulad ng Darna, Zuma, Jezebel, Panday at marami pang iba na napapanood ninyo ngayon ay nagsimula sa comics. Ikatlo ay ang magazine. Isang magazine sa mga pinaghuhumalingan ng mga Pilipino dahil sa aliw at mga impormasyong makukuha rito. Hindi maikakaila na ang Iwayway ang isa sa pinakasikat na magazine na tinangkilik ng maraming Pilipino. Kadalasang naglalaman ito ng mga maikling kwento at nobela na naging daan upang umunlad ang kamalayan sa kulturang Pilipino. At ang ika-apat, ang kontemporaryong dagli. Isang anyo ng panitikan na maikling-maikling kwento. Wala rin nakatitiyak sa haba nito, ngunit sinasabi na hindi dapat ito aabot na kasing haba ng maikling kwento. Ngayong nalaman na ninyo ang mga popular na babasahin, atin naman talakayin ang isang teksto na pinamagatang multimedia. Bago natin simulan ang pagbasa ng teksto, atin muna bigyan ng kahulugan ang iba't ibang linggo sa larangan ng social media. Isulat ang letra ng wastong sagot na nasa hanay D na tumutukoy sa mga paglalarawan na nasa hanay A. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 segundo upang isulat sa papel ang letra ng tamang sagot. Unang bilang, ito ang tawag sa mga gumagamit ng internet at social media applications. Kalawa, ito ang ginagamit ng mga tao sa virtual na pakikipag-ugnayan sa iba pang tao sa mundo. Ikatlo, ito ang tawag sa mga taong marunong at mahusay gumamit ng teknolohiya. Ikaapat, ito ang paraan ng pagkuha at pagkopya ng mahalagang dokumento o impormasyon galing sa internet. At ang ikalima, ito ang paggamit ng internet sa pagtatuto at pagtuturo sa loob ng sibing aralan. Simulan na! Go! Tapos na ang 10 segundo, tingnan natin ang tamang sagot. Nabunang bilang, si netizens. Kalawa, E, social media. Ikatlo, E, techie. Ikaapat, A, download. At ikalima, B, e-learning. Mahuhusay kayong lahat. Talagang pagdating sa ganitong larangan ay maalam kayo sa iba't ibang linggo na ginagamit sa ganitong social media. Marami pa tayong may daragdag na iba pang mga linggo na maaari natin magamit. Ating basahin ang teksto sa araw ito, pinamagatang multimedia. Hindi may tatatuwang sa pag-inog ng makabagong mga popular na babasahin, isa ang teknolohiya sa mga umusbong sa kasalukuyang panahon. Marami sa mga Pilipino ang naglalaan ng kanilang oras sa paggamit ng kani-kanilang mga gadgets tulad ng laptop, cellphones at iba pa. Ang multimedia ay ang iba't ibang klase ng teknolohiya katulad ng audio, video, graphics at iba pa. Sa mundo ng multimedia, madalas tayong makabasa ng mga jargon o mga lupon ng mga salitang ginagamit sa isang eksklusibong grupo upang mas maunawaan ang mga teknikal na salita ng iba pang mga tao na hindi kabilang sa grupo. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang surf, wifi, search, upload, download at marami pang iba. Ngayon ay nalaman na natin ang iba pang linggo sa tekstong ito tulad ng surf, wifi, search, upload at marami pang iba. Ang surf ay nangangahulugan ng paglipat mula sa isang webpage patungo sa ibang webpage. Ang Wi-Fi naman ay isang wireless na teknolohiya ng komunikasyon na nagpapahintulot sa mga elektronikong kagamitan tulad ng computer, tablet at iba pa. Ang search naman ay pagbibigay daan sa mga gumagamit upang makahanap ng impormasyon sa World Wide Web. At
ang upload ay nangangahulugan lamang na magpadala ng isang file mula sa isang lokal na computer sa isang malayong sistema o proseso ng pagkopya ng mga file mula sa isang maliit na aparato patungo sa isang malaking sistema. Ano lang yan sa mga linggo na ginagamit sa social media. Subukan pa ninyong palawakin ang inyong kaalaman upang tuklasin ang iba pang linggo na ginagamit sa larangan ito. Talakayin natin una ang paksa. Ito ang kadalasang pinag-uusapan sa akda o teksto. Ang paksa ng ating teksto ay may kinalaman sa pag-usbong ng teknolohiya sa kasalukuyang panahon ng pagbabalita. Ang ibang teksto ay kadalasang pumapaksa sa pang-araw-araw na pang-araw-araw na nangyayari sa buhay, politika, pag-ibig at iba pa. Pangalawa ay ang mananaw. Ito ang paraan ng pagsasaalang-alang o pagsusuri sa isang bagay ng suliranin o pangyayari. Ibinahagi nito ang pagbabagong naganap sa mundo. At maaaring ang pagbabagong naganap ay magpapatuloy pa at magdaragdagan ang mga katawagan o mga linggo na magagamit sa paghahatid ng kanilang pagbabalita. Ang paraan ng pagpapahayag ay nasa unang panauhan na kung saan ang paniniwala ng sumulat ay mahintayat ang mga magbabasa na patuloy ang pagyakap sa pagbabago. Pangatlo ay ang layon. Ito ang nais iparating o motibo ng manunulat. Halimbawa, magbigay impormasyon, manghintayat, magbabala, magpaalaala, maglarawan, maglahad at mga pirat. Layon ng ating teksto na iparating sa mababasa ang pagbabagong nagaganap sa larangan ng teknolohiya. Ang multimedia ay makabagong mundo ng patuloy na lumalaganap. At ang tono, ito ang damdamin nangingibabaw sa isang pahayag gaya ng natutuwa, nagagalit o nag-aalala, natatakot, nagseselos, nagtataka at iba pa. May tani-taniyang estratehiya ang bawat manunulat sa pagsulat na gagamitin, mula sa mga gagamitin salita, sa pagbuo ng pangungusap at maging sa pagbuo ng talata. Nagpapakita ng paghimok o pagtanggap sa patuloy na pagbabago na naganap sa mundo. Ang pagbabagong dapat tanggapin sa mundong ating kinalalagyan. Sanayin naman ninyo ang inyong mga sarili. Sagutan ng pagsasanay. I-chat ang salitang tumpak kung tama ang pahayag at titumpak kung mali. Unang bilang, nais iparating ng teksto na nakasasama ang pagbabago na nagaganap sa social media. Tumpak o ditumpak? I-chat na! Go! Tama! Ditumpak! Dahil ang pagbabagong naganap sa mundo ay pagpapakita lamang ng pagunlad. Ikalawa, layon ng akda ang maipakita ang magandang dulot ng pagbabago na naganap sa social media. Tumpak o ditumpak? I-chat na! Go! Mahusay! Tumpak! Ito ang pagyakap sa pagbabagong naganap sa mundo. Ikatlo, kapag sinabing jargon ng wika, ito ay nangangahulugan ng mga lupo ng salitang ginagamit sa isang eksklusibong grupo upang mas maunawaan ang mga teknikal na salita ng iba pang mga tao na hindi kabilang sa grupo. Tumpak o ditumpak? I-chat na! Go! Magaling! Tumpak ang tamang sagot. Ika-apat, kapag sinabing pananaw, ito ang pinag-uusapan sa isang teksto. Tumpak o ditumpak? I-chat na! Go! Mahusay! Ditumpak ang tamang kasagutan. Paksa ang pinag-uusapan sa teksto. At ikalima, tono ang damdaming nangingibabaw sa isang pahayag gaya ng natutuwa, nagagalit, nag-aalala, natatakot, nagseselos, nagtataka at iba pa. Tumpak o ditumpak? I-chat na! Go! Tumpak na tumpak ang tamang sagot. Tunay na mahusay kayo. Marahil ay malinaw na sa inyo ang paksa natin sa araw na ito. Ngayon ay ating alamin ang pagkakaiba ng teksto sa iba pang teksto. Sama-samang pahayag tungkol sa kaligtasan ng bakuna sa COVID-19.
Walang katotohanan na mas delikado ang mga bakuna kaysa COVID-19. Ang mga bakuna laban sa COVID-19 ay napatunayang ligtas at epektibo ayon sa mas maraming pag-aaral. Ang pagkakaroon ng bakuna ay ang paraan para maiwasan ang pagkapang-ospital at pagkamatay mula sa sakit. Ito rin ang kinikilalang paraan ng lahat ng mga bansa sa buong mundo upang tayo ay makabalik sa ating mga trabaho, sa paaralan at sa normal na pamumuhay na ating nakasanayan. Higayatin natin ang ating mga kakilala, lalo na ang mga senior citizen at ang ibang may sakit na magpabakuna laban sa COVID-19. Matatalo lang natin ang pandemya kung tayo ay sama-samang magtutulungan. Sa pagkakataong ito, ating pagyamanin ang ating paksa. Subukan nating ihambing ang tekstong ito sa naunang teksto. Gamitin natin bilang gabay sa paghahambing ang nasa chart. Ang paksa, layon, tono, pananaw, paraan ng pagkakasulat, pagbuo ng salita, pagbuo ng talata, at pagbuo ng pangungusap. Ang paksa sa naunang teksto ay may kinalaman sa pag-unlad ng teknolohiya sa larangan ng pagbabalita sa kasalukuyan. Ano naman ang paksa sa ikalawang teksto? Ang ikalawang teksto ay tumatalakay sa kaligtasan dulot ng bakuna. Layo naman ng unang teksto ang magbigay ng impormasyon hinggil sa pagbabagong naganap sa larangan ng teknolohiya, samantalang ikalawang teksto ay nanghihikayat na magpabakuna ang lahat, maging ang mga senior citizen at ang may taglay na sakit. Sa tono ng teksto, sa una, gumamit ang mayakda ng damdamin nagpapahayag na ang pagiging mapagmalaki dahil sa katagumpayan ng pag-unlad na naganap sa pagbabago sa larangan ng teknolohiya, habang ang ikalawang teksto ay damdamin ng pagkadismaya dahil sa pagkalat ng maling paniniwala hinggil sa dulot ng bakuna. Ano naman ang pananaw na makikita sa dalawang teksto? Ang multimedia ay nagpapakita ng pagbabago at patuloy na pag-unlad ng larangan ng multimedia at ito ay nasa unang panauhan ng pagpapahayag ng presensya ng sumulat. At ang ikalawang teksto ay paghikayat sa positibong epekto na hatid ng teksto at ito rin ay nasa unang panauhan. Pansinin naman natin ang paraan ng pagkakasulat. Ang una at ikalawang teksto ay parehong nagpahayag ng impormasyon. Sa pagbuo ng salita, ang unang teksto ay gumamit ng mga lingo o jargon na angkop sa larangan ng teknolohiya, samantalang ang ikalawa ay mga pangkaraniwang salita. Sa pagbuo naman ng talata, parehong payak at gumamit naman ng mga pagpapalawak ng paksa upang mabuo ang talata. At ang huli, ang mga pangungusap na ginamit sa dalawang teksto ay parehong ginamitan ng mga tanging angkop na salita at mga payak at simple na madaling maunawaan ang nasabing mga teksto. Nawa ay naging malinaw ang paghahambing sa dalawang teksto. Marahil ay higit pang naging malinaw sa inyo ang paksa natin sa araw na ito. Ngayon ay subukan natin ang inyong kakayahan. Una, nampat lang na nawawalang letra upang mabuo ang salita. I-chat ang sagot sa comment box. Unang bilang, isang aparato o makina na naglalaman ng iba't ibang uri ng software o hardware. I-chat na! Go! Magaling! Ang tamang sagot ay computer. Ikalawa, ang patlang ay isang pahayagang pangmasa dahil sa mura nitong presyo. Kalimitang nasusulat ito sa wikang Filipino. I-chat na! Go! Mahusay! Tabloid ang tamang sagot. Ikatlo, patlang isang grapikong medium na ang mga salita at larawan ay ginagamit upang ihatid ang isang salaysay o kwento. I-chat na! Go! Napakagaling! Comics ang tamang sagot. Ika-apat, patlang ang tawag sa paraan ng pagkuha at pagkopya ng mga mahalagang dokumento o impormasyong galing sa internet. I-chat na! Go! Mahusay talaga! Uploading ang tamang sagot.
At para sa huling bilang, patlang ang paraan ng pagsasaalang-alang o pagsusuri sa isang bagay ng suliranin o pangyayari. I-chat na! Go! Napakagaling! Pananaw ang tamang sagot! Sa pagkakataong ito, tingnan natin ang ilang mga katanungan mula sa ibang paaralan. Mula sa mag-aaral ng Dalandana National High School, narito ang kanyang katanungan. Paano nakatutulong ang mga jargon na ginagamit natin upang mas maunawaan ang salitang nababasa sa social media? Malaki ang naitutulong ng jargon na ginagamit sa social media. Madali natin nauunawaan ang mga teknikal na salita na ginagamit dito. At bukod sa napakadali o napapadali ang pangunawa, yumayaman pa ang wika dahil sa mga linggo na nadaragdag sa vocabularyo ng multimedia. Mula naman sa Polo National High School, paano mapahahalagahan ang mga popular na babasahin? Ang patuloy na pagtangkilik sa mga popular na babasahin ay malaking tulong sa ating kultura at maging sa individual upang mahasa rin ang kanilang kasanayan. Ito ay isa lamang sa pagpapahalagang maaari nating magawa. Para naman sa ating takdang aralin, pagbatayan ng mga susunod sa gagawing pag-aari. Paksa, layon, pananaw, paraan ng pagkakasulat, pagbuo ng salita, pagbuo ng talata, pagbuo ng pangungusa. Okay? So maraming salamat sa patuloy na pakikisa ninyo sa ating FB Live. Inaasahan namin na ang paraan ng pagkatutong ito ay nakatutulong sa inyong pagkatuto. Hanggang sa muli, ang inyong lingkod, Tinang Belinda Tikaluya ng Polo National High School. Pasasaan ba at matatapos din ang pagsubok na ito? Kaya patuloy lang na manalangin. Ano man ang sitwasyon, tuloy na tuloy pa rin ang edukasyon.